Patuloy na nadadagdagan ang mga biktima ng mga paputok ilang araw bago ang New Year. Kabilang dyan ang limang naputulan ng daliri. May report si Sandra Aguinaldo. Ilang bahay ang niyanig ng malakas na pagsabog sa Dagupan, Pangasinan kagabi. Apat ang isinugod sa ospital. Inaalam pa kung ang nakaimbak ng mga paputok sa isang bahay ang sanhi nito. Sa Davao at Panabos City, ibinibentang bawal na paputok ang nabisto ng mga otoridad. Sa ulat ng Super Radio Davao, tinatayang halos 3,000 paputok ang nakumpiska kahapon, araw ng Pasko. Dalawang menor de edad naman ang nahuling naglalaro ng sarili nilang gawang boga sa Paway, Ilocos Norte. 3 ang nakumpiska rin sa mga bata sa Batac City. Aabot na sa 7 ang nabiktima ng paputok sa Bicol. Ang ilan, napinsala ang pisngi, mata at kamay. Dumarami na rin ang mga isinugod sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Ilan ay naputokan ng pinagbabawal na 5-star. Ang iba, dahil naman sa whistle bomb, baby rocket at quitties. Pag naputokan po yung kamay, pwede magkaroon ng paglasog-lasog. Sa mga ganung bagay naman po, nakahanda po yung Jose Reyes para po gamutin sila. Ngayong araw lang, 5 kaso ng traumatic amputations o yung naputulan ng kamay at daliri ang naitala ng DOH. Para sa iwas aksidente sa pagsalubong ng bagong taon, ilang lokal na pamahalaan ang naghahanda ng community fireworks display. Gawa na lang tayo ng mga community fireworks display para manunood na lang yung mga tao. Dahil may firecracker ban sa Quezon City, mga pailaw lang ang papayagan. Magkakaroon din ng New Year's countdown at malaking fireworks display sa Quezon Memorial Circle. May fireworks display din sa lungsod ng Maynila. Ang national government sa Luneta naman magsasagawa ng countdown sa bisperas ng bagong taon. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News.